course, very, very grateful ako sa show na Stay in Love. And syempre, nung nagsushoot po kami nung second cycle, alam mo yung masaya ka, pero nasa sad ka din at the same time. Kasi bihira lang talaga magkaroon ng isang show na magaan, tamang chemistry sa cast. And hindi lang sa cast, kundi sa prod din. Like, ang ganda talaga ng chemistry, magaan yung katrabaho, and syempre mamimiss mo yung ganun. And ako, grateful ako sa lahat ng sumuporta sa Stay in Love. And alam mo yung nag-aabang sila sa story, kung anong mga mangyayari, kung sino ang pipiliin ni Diding, or sino yung magkakadevelopan. So parang natutuwa ako, kahit alam ko na lahat ng sagot, parang natutuwa ako sa mga reaction nila. And syempre, yung pinaka-takeaway ko dito is yung bawat journey ng mga ano talaga, yung mga kasambahay. Kasi diba, parang most of the shows and stories, like, parang nasa likod lang sila. And syempre, sa story nito, sa kanila nakaikot yung storya. So parang alam mo yung ang saya-saya ng buhay nila, ang simple, simple yung ano lang, ligaya. So yun, very, very grateful ako na naibigay sa akin yung role na Diding, and grateful din po ako sa lahat ng mga tumangkilik ng Stay in Love. Congratulations, Mel. Alam mo yun, laking tundo rin siya, parang ganon. Hindi ko akalain na sabi ko sa sarili ko na, oh my God, Miss Rupa G, isa sa mga beauty queen. Siyempre, nakatabi ko isang beauty queen, tapos katabi kami, beauty queen ako. Sabi ko, isang privilege na yun na makasama ko siya, makausap. Then, yung mga pakain niya, sa kanya lang talaga ako tumaba. Mm-mm. Pero hindi ako naawa ng ganda. Yun lang talaga eh. Ay, yung pinaka-memorable sa akin na naging part siya ng life ko na nakasama at nakausap siya, nakatrabaho. I love you, Ate Rufa. Ako naman, nakatrabaho ko si Marie, sabi ko. Parang, meron ako ulit. Meron ko. Meron ulit, ayan. Doon muna ako kay Maris, kasi sabi ko nung una, sabi ko si Maris Racal, parang isa, parang model na rin siya. Parang pang beauty queen na yung mga ano niya, attacking eh. Pero yung nakasama ko siya sa set, sabi ko, ngayon ako nakakita ng magandang talog. Yung pag nag-comedy siya, pero pag nag-comedy siya ng ano, ang cute na alam mong, ala, ang galing, nakaka-amiss na kaya niya magpatawa sa simpleng paraan nung kaya niya ilabas yung sarili niya para ma-appreciate mo na kahit maganda siya, kaya niya maging versatile para sumabay sa mga comedian tulad namin. Diba? Tapos doon naman na kay Kokoy. Si Kokoy, yung unang kilala ko naman kay Kokoy, sabi ko, parang ang hirap kausapin nito, para ang nakakayang ano, nakakayang biruin, baka bigla na lang akong suntok. Then, ganon. Kasi di ba yung parang postura niya, parang ang hirap biruin. Totoo yun. One time biniru ko yan, ginawa nga. I mean, sabi ko kay Kokoy, one day, lalabas yung kulit neto, and then, na-prove ko na iba si Kokoy. Kayang-kayang sumabay sa mga comedian tulad namin na simpleng tao lang din. And then si Mark, kilala ko siyang parang anak mayaman. Parang hindi siya sumasabay sa mga tulad namin na simpleng tao lang. One time nakainuman ko yan, nako, lumalabas yung ano niya, another part ng pagiging Mark niya. Isang seryoso, isang makulit, isang palakwento, Inglesero. Halos lahat ng character na buo niya sa isang gabi. Totoo, di ba Maris? Sa isang gabi na nakabanding namin siya, lumabas lahat ang pagkatao niya. Para siyang Power Ranger, iba-iba kulay. Ganon. Diba? Nakakatuwa. Sinabiya ng British. Sila, ganon sila ka, sarap kasama. Pwento ko ngayon, Ashley, nag-Englishan kayo. Sabi ko habang nag-Englishan sila, sabi ko sa baba, ayoko dito makapagkwentuhan sa inyo. May subtitle ba kayo sa baba? Tapos umalis na ako. Hindi ko kasi naitindihan. Ano ba yung tanong? Pagiging single? Classic ka ate. Ikaw ba, Ana Elsa? Paano gusto mong sagutin? Oo. It's either single or ano, double, ganon.
for me kasi, di ba, in the part of me that I'm single, that no one loves me, but everywhere's love us, ganon. Wow, English, sumasabay. Kala nyo kaya ko rin. Ganon. For me naman kasi, di ba, as a single right now, mas masarap maging single. Kasi pag single ka, pwede kang kiligin, di ba? Kikiligin ka sa lahat ng mga bagay na nakikita nyo. May inggit, pero magiging happy ka na lang para sa kanila kasi doon sila magiging masaya. And masaya naman ako. And just waiting for the right person na talagang magi-stay in love sa akin. Okay. So kaya mo yung Elsa? Kaya pa ba? Kaya? Ate, chat mo kami, ate. Oh. So si Elsa ay magiging frozen na naman. So sa usapang pag-ibig, naninigas po si Elsa. And time measured by the God. Mamadali. Ito na talaga yung... Okay. So, Maris, may nakamute ka. Hi. Ayan. Ako siguro coming from a perspective na happy. I think ano lang talaga. Staying in love, the effort yun ng dalawang tao. And I think that's how, I mean, the key to staying in love for a very long time. And effort yan ng dalawang tao and kahit sa happy moments and sad moments, inaayos nyo yung mga, I mean, ina-assure nyo na happy yung isa't isa, kung may problema, inaayos nyo agad. So I think yun yung pinaka-key. To stay in love is to have a great communication. Yun lang talaga. Parang constant communication. Like walang filter, walang faking everything. Dapat ano, yung totoo. Totoo kayo sa isa't isa. And of course, yung mga angle ng iba't ibang sinabi dito kanina. And I really agree. Kasi, lalo na sa dun sinabi ni Derek, you know, yun din yung gusto ko is kahit anong dumating sa life ko, happy moments man or sad, gusto kong maging in love sa buhay ko. And gusto ko ganun din lahat ng tao. Oh, so ayan. Eh, bali yung mga nalaman ko din sa kanila is yung parang napaka-ano nila, yung sobrang napaka-genuine. Yung alam mo yung pag tapos na yung wala pa sa set or nasa set na kami, yung bago mag-start yung set, magkikwentuhan sila no, kung ano-ano, yung wala sa topic, yung parang, yung biglang ipapasok nila yung kwento ng buhay nila na ganyan-ganyan, kahit hindi mo kilala, meron ka malalaman na kwento. Bali parang, by sharing, nabibigyan namin ng iba't ibang kwento yung usapan namin. Kaya parang sabi ko, ang tagal na namin magkakakilala, pero nasi-share nila sa sarili namin yung mga buhay-buhay nila, kung ano yung mga nangyari sa kanila yung nakaraan. Bali nasi-share nila yun. Ayun yung pinakaunang na ano ko, na pansin sa mga cast ng, ano, ng Stay in Love. Sobrang genuine. Tapos pangalawa, yung malakas na kumain talaga, yung minimension nila, si Mark yun. Si Mark talaga yung malakas kumain sa ano. Yung kala mo sobrang payat niya, yung gano'n lang yung katawan niya, pero ang lakas niya talaga kumain. Totoong buhay yun. Nagbabaon pa siya sa set, tapos minsan nag-uwi yan ng mga ano, para makain nila tuwing madaling araw. Ganon. And then sa lahat ng mga ka, sobrang thankful ako kasi meron ako naging bagong pamilya. Yun yung Stay in Love cast. At syempre lahat ng cast, yung mga staff, naging friends ko rin sila until nung sabi ko, ano man mangyari sa akin, tumaas man or hindi, magiging friends ko sila and hindi ko sila makakalimutan na naging part sila ng buhay ko. Thank you, Direk Rod, sa lahat. One more. Ang pinakamaganda sa grupong to, naalala ko nung nasa Lanta, di ba, nagkaroon ng bagyo, and people asked for help. Lahat talaga nagsama-sama para magbigay tulong sa mga nangangailangan. So, hindi lang puro good time or saya or pag-aarte. Makikita mo talaga yung
puso ng tao na walang hindi tumulong. Lahat kami nagbigay sa mga nasalanta ng mga kasamahan namin, whether staff, artista, crew. So I'd like to laud everyone kasi mabubuti mga puso natin lahat. Yay! And I have to go kasi birthday ng daddy ko. So babatiin ko siya, pupuntahan ko siya. So maraming maraming salamat po sa lahat ng mga tumangkilik, sa lahat ng mga sumuport at sa lahat ng mga nanood ng Stay in Love. Please manood po kayo ng last two Tuesdays of Stay in Love. So we're very grateful for your support sa tulong na ginagawa nyo, especially sa lahat ng mga gumagawa ng paraan para mag-trend kami every week. And thank you so much to Direk Rod at sa lahat ng mga kasamahan ko. I hope to work with you again sa season 2 and dapat magkaroon tayo ng lagi ng reunion. Isingit ko lang po, kahit hindi part ng Stay in Love, maraming salamat din po sa lahat ng mga nanood ng The House Arrest of Us on Netflix kasi trending siya, number one sa Pilipinas, Middle East, sa States, everywhere. So thank you so much. And thank you to Cornerstone and CS Studios and TV5. Maraming salamat po. Ano pala yung na-reveal sa isa't isa? So, nag-observe ako ng mga sagot niyo kanina. Actually, nasabi din talaga lahat. And sobrang totoo yun. But yung pinaka-general kong masabi sa lahat na na-reveal talaga sa akin, Stay in Love, cast, mapa-cast man yan, crew or prod, Stay in Love is a safe space. Pwede kang maging makalat. As in, so yung masasabi kong na-reveal sa isa't isa, lahat kami may sariling kalat. So parang dun yung ano, basis ng ano namin, ng bonding. Yung parang yun yung nag-drag sa amin close sa isa't isa, na parang kahit hindi na kami nagtatrabaho, nag-chat pa rin kami, nagkukulitan pa rin kami. Kasi alam namin yung mga kalat ng isa't isa, and then parang nakaka-relate kami, nagkakantuhan kami, tinatawanan namin yung mga experiences namin sa life. So yeah, so parang thankful din ako somehow na itong cast na to at prod na to ang nabigyan ng project na ang ano, context ng story is all about kalat. So parang nakaka-relate talaga yung cast.